So ayan po mga chair, ito po yung ating oath-taking form or panunumpa ng professional. So kung napapansin nyo sa taas, may pangalan, address at profession na po natin. So yung kailangan na lang nating fill upan is itong sa gilid yung lagda or signature nyo. Then, valid government ID na inisyo or kung mas mas mainam po na kung ano man yung ID na ginamit nyo, yung nag-create kayo ng account sa Liris nyo or nagpa-register sa Liris account nyo, is yun na lang din po yung gamitin nyo. Then next, kung kailan nyo siya pinilapan, like for example, ngayon nyo siya pinilapan, anong date ngayon, ngayon yung ilagay nyo. Tapos 1, taon, at kung saan nyo siya pinilapan. Next naman po dito sa gilid, yung documentary stamp, isang documentary stamp. And for emergency purposes, mag-provide po kayo ng isa, kumbaga dalawa po yung i-provide nyo na documentary stamp. Next naman po is dito sa for PRC processing. So amount, magkano ba yung ticket? So OR number, hindi pa yan malalagyan kasi... Pero kung nakapagbayad na kayo, may UR number na kayo sa outtaking tickets nyo, pwede nyo nang lagyan at date paid kung kailan nyo siya nabayaran. Profession, so of course, professional teachers. Then registration number, ito, ganito po siya. Yung sa pag, yung sa out details nyo, makikita yung inyong registration number, yung reference. At registration date, kung kailan kayo nagpa-register sa inyong outtaking. Tapos dito sa gilid, yung pinunong tagapanumpa, katungkulang official, huwag nyo na pong lagdaan dyan o huwag nyo na pong filapan. Okay? Then dito naman po sa baba, i-check nyo kung tama ba yung inyong mga personal data. Kung may mali po dyan, much better na i-erase nyo kaagad dun sa PRC kung saan kayo nakapag-register or nakapag-apply. Okay? Tapos yung sa claim slip naman, yan yung fill upan nyo dyan kung paano, or yan po yung dadalhin nyo, fill upan nyo po yan, dalhin nyo po yan kapag nag-claim na po kayo ng inyong professional identification card. Okay? So ganun lang kadali mga chair. Good luck, God bless, and congratulations.